Yes, I want to know everything about him. Pero paano? Kung itatanong ko sa kanya, baka magsungit lang yon. Pag i-isto ko naman siya, lagot ako pag nalaman niya. Arena, I'll take you home later. Alright, huwag ka munang umuwi. Sabi na Rosin sa akin nang nagkasalubong kami. Tumango ako. Okay, I'll wait. Nasa benches lang ako. Just text. Kakatapos lang ng klase ko at pinapahintay na agad ako na Rosin. Sana talaga payagan na ako ni Daddy na gamitin yung kotse ko. May kotse na talaga ako pero paranoid sila. Ayaw ipagamit sa akin. Arena, mag-sit-in ka na lang sa class ko. Anyaya ni Corin. Umiling ako. Nako, dalawang oras yan, diba? Huwag na, kasi baka magalit si Rosin sa akin pag wala ako dito sa benches. Sumimangot si Corin. Hay nako, hayaan mo na yung kapatid mo. Umiling ulit ako. Okay lang, makikinig na lang ako ng music tsaka mag-i-skits. Ngumisi si Corin. Ako yung i-skits mo, ah. Okay. Tumawa ako. Masaya niya akong nilobayan. Tinahak ko naman ang daan sa gilid ng soccer field. Paborito ko kasing lugar ng school ay ang benches malapit sa field. Mahangin kasi at maganda ang tanawin dito. Malayo pa lang ako, kitang kita ko na walang nakaupo sa benches na gusto ko. Mabilis akong naglakad. Naka-cross finger pa ako at nagcha-chan. Sana walang umupo, sana walang umpak. Mabilis ang pangyayari. Natigilan ako sa paglalakad ko nang may isang lalaking tumama bigla sa paborito kong bench. Oh my God! Sigaw ng mga tao. Napasigaw na rin ako at napahawak sa dibdib ko. Hindi pa ako nakakita ng mga ganitong klaseng eksena. Pinalibutan agad yung lalaki ng mga tao. Nakita kong gumulong ang bola kung saan. Sorry tol. Tumakbo papalapit ang mga soccer players sa kasama nilang tumama sa bench. Tabi, tabi! Sigaw ng iba sa mga osisero. Sorry Rina. Napakamot sa ulo ang namumutlang soccer player sa akin. Napalunok ako at napaturo sa sarili. Ako? Bakit? Tatamaan ka sana ng bola. Buti sinalo ni Wade. Damn. Sabi nung soccer player. What? Lumapit ako sa scene at nakita kong hirap na tumayo si Wade habang iniinda ang sakit ng tiyan niya. Lagot, dalhin natin sa infirmary. Sabi ng isang babae. Wade, are you alright? Tanong ng isa. Dalhin niyo siya sa infirmary. Sabi ng isang babae. Dinumog ng babae si Wade. Hindi ako nakagalo sa sobrang windang. Marahan siyang naglakad at nakaakbay sa mga pumapalipot sa kanya. Tinulungan din siya ng mga babaeng nakikiosisa. Yung isa pa sa kanila ay panay ang mura sa sumipa ng bula. Sorry na, hindi ko sinasadya. Ang bilis kasi ng pangyayari. Kung anong mangyari kay Wade, sana ikaw na lang yung tumama sa concrete bench. Litche. Oo nga, siguro may galit ka sa kanya. Hindi niya naman kailangan saluin yung bula. Napatingin sila sa akin. Pero kung di niya sinalo, tatamaan si Rina. Rina! Basag ang boses ni Wade dahil sa sakit na naramdaman sa tiyan niya. Natuyo ang lalamunan ko. Ni pangalan niya, di ko mabanggit. Okay ka lang ba? Dagdag niya. Kumunot ang noo ko at nilapitan siya. Of course, I'm okay. Sumama ako sa pagdala sa kanya sa infirmary. Walang pumansin sa akin.
Walang nagagalit, pero alam kong palihim nila akong nililigo ng Mora dahil sa nangyari kay Wade. Nagulat talaga ako sa ginawa niya. Ni hindi ko alam na naglalaro siya ng soccer. May naabutan pa akong umiiyak sa labas. Hindi na ako pumasok kasi marami nang pumasok sa infirmary para i-check si Wade. OMG! Nadislokit daw yung rib niya! Sabay iyak ng isa sa mga babaeng nagwala kanina sa field. Nanlaki ang mga mata ko. Really? Like, really? He saved me. Tapos, napahamak siya? OMG! Hindi ko madagdagan ang sinabi ko kaya tinuro ko na lang sa nurse ang pintuan. Sure. Tumango siya sa akin. Binuksan ko agad ang pinto. Nadatnan ko si Wade na nakangisi sa nurse na naglalagay ng bandage sa tiyan niya. Wala na yung t-shirt niya at lumabas talaga ang mata ko sa nakita kong hubog ng katawan niya. What the? Alam kong malutong ang katawan niya pero hindi ko alam na sa sobrang lutong halos marinig ko na ang bawat flex nito. Uminit ang pisngi ko. Namalayan niya naman agad ang pagpasok ko. Nang tumingin siya sa akin nang nakangisi, nag-iwas na lang agad ako ng tingin. Humalakhak siya at... Aray! Sa gitna ng paghalakhak niya ay napapikit siya sa sakit. Humalakhak din ng nurse na pumupulupot sa bandage. Nakatingin ang nurse sa kay Wade pero si Wade naman ay nakatitig sa akin at parang tangang nakangisi pa rin. Wade, bakit mo ako sinagip? Tanong ko nang nakalapit ako. Humalakhak ulit siya. Aray, wag mo nga akong patawahanin. Kanina ka pa. Tumawa ulit siya at napapikit na sa sakit. Humilig siya sa higaan ng infirmary at tumingala. Natigilan ang nurse na umaasikaso sa kanya at nalaglag ang panga. May abs ang mukong. Talagang tinitigan ng nurse ang abs ni Wade. Hindi pa ba yan ho tapos? Tanong ko. Nilingon ako ng batang nurse at nakitang namula siya. Patapos na. Anya at agad binilisan ang pag-iikot sa bandage. Okay. Sabi ko. Nakatuon lang ang titig ko sa nurse. Nakakasilaw kasi ang katawan ni Wade. Hindi ko kayang tignan ang itsura niya na ganon. Naaalala ko yung scene sa CR kahit hindi naman ganito ang posisyon niya noon. Why? Inalog ko ang ulo ko tsaka bumalang sa nakangisi pa rin si Wade. Kinalibutan ako sa ngisi niya. Hindi ko naman alam kung bakit. Tapos na. Ngumisi ang nurse kay Wade. Bumalang si Wade sa nurse at ngumisi din. Now, I'm not sure if he's friendly or just a shameless flirt. Kailan naman kaya ito maayos? Nakangising tanong ni Wade sa nurse. Depende. Tanungin mo na lang yung doktor na nag-examine at nag-x-ray sa'yo. Mabilis lang yan. Hindi naman napuruan. Pinasadahan ni Wade ng palad niya ang buhok niya. Makakaapekto ba ito sa pagkanta ko? Hindi. Just move on too much pag kumakanta ka at huwag ka ring sumigaw. Tumango si Wade at ngumisi ulit. Tapos ano? Makakaapekto ba ito sa sex life ko? Wait a minute. What? Uminit ang pisngi ko. Napatalikod ako sa sobrang hiya sa tanong niya. I know. I should be used to horn dogs since yung dalawa kong kapatid dumaan o dumadaan sa stage na yan. Pero hindi naman ganito kabulgar tulad ni Wade. Hinawakan ko ang pisngi ko at napatingin sa pintuan. Umaalingaw-ngaw ang tawa ni Wade at kasunod nito ang reklamo niya sa sakit. Aha! Ang sakit! Tumawa ulit siya. Si Six Life? Hindi na naman. Huwag ka lang siguro masyadong gumalaw.
Wow! Dinig na dinig ko ang pagkakautol ng nurse sa tanong ni Wade. Ha? Paanong di gagalaw? Umalis na ako sa sobrang hiya at sobrang init ng pisngi. Papalapit na ako sa pintuan nang naririnig ko na naman ang unti-unting pagtawa ni Wade kahit di niya pa natatapos ang sinasabi niya. Ibig sabihin bawal akong mag... Hindi niya na natapos sa sobrang tawa niya. Aray! Naman! Oo. Siguro. Tanungin ko lang ang doktor. Excuse me. Sabi nung nurse at umalis na. Hinawakan ko ang doorknob ng pintuan at... Excuse me rin, Wade. Mapapa-excuse talaga ako dahil sa topic nila ng nurse na iyon. Ha? Arena! I save your life. Dapat dito ka lang. Please. Hindi pa rin humuhupa ang halakhak niya. Pumikit ako at unti-unting sinarado ang pintuan. Thanks, Wade. Pero hindi naman siguro ako mamamatay kung natamaan ako ng bula. Sabi ko at tumingin na lang sa weighing scale. Hindi ko kayang tignan ang heat-inducing body niya. Oo. Pero pwede kang maamnesya. Tumaas ang kilay niya. Umiling ako. Hindi rin. Ang OE ah. O sige, ayaw mo bang sinaloko yung bula para sa'yo? Kasi friends tayo. Humugot ako ng malalim na hininga. Friends, don't always do that. Para sa'yo, para sa akin. Ganon yon. Ngumoso siya. Nagpipigil na naman siguro ng tawa. Kumunot ang noo ko. Bakit ka natatawa? Humagalpak ulit siya sa pagtawa. Aray! Rina! Huwag mo ngang gawin sa akin to. Ha? Ang cute mo kasi. Tinitigan niya ako. Nagkatitigan kami. Umayos siya sa pagkaupo kaya kitang kita ko ang kabuuan ng dibdib niya at abs niya. Kahit na may bandage, sumisili pa rin yung kagaguhang heat-inducing abs. Uminit ang pisngi ko at nag-iwas ng tingin ulit. Tumawa ulit siya. Wade, stop laughing! Sabi ko, ang hilig niya talagang paglaruan o inisin ako. Hay nako, siguro natutuwa siya kasi ang pangit ko at tuwing namumula ako, mas lalo akong nagiging pangit. OMG! Hinalughog ko agad yung bag ko at hinanap ang tumutunog na cellphone. Rosen's calling. Hello? Rina, where are you? Sinuyod ko na ang buong benches ng school. Wala ka. Di ka pa nagre-reply sa text ko. Nasa infirmary ako. What? Are you alright? Anong nangyari? I'm okay. Hindi ako. Mahinatid lang ako di... Okay, nasa parking lang ako. Bilisan mo na. Binaba agad ni Rosie ng cellphone. Tinitigan ko na lang ang screen na kaming dalawa ni Corinne ang wallpaper. Hey, okay ka lang ba dito? Napawi ang ngisi ni Wade. I need to go. Nag-aantay na ang kapatid ko. Ngumuso siya at mukhang nag-isip. Sinong kapatid? Si Rosen. Rosen Eliel Salde. Kilala mo? O, miling siya. Iiwan mo ako dito para sa kanya? Ha? No. Wala kasing maghatid sa akin sa bahay. Siya lang kaya... Okay, alam ko. Sige na. I actually don't want to leave. Hinawakan ko na naman ang doorknob at sinulyapan siya. I'm sorry for this wait. Sorry talaga, babawi ako. Tumango siya at seryoso pa rin ang mukha hanggang sa pinagsarahan ko na siya ng pintuan. Nandoon pa rin ang mga babaeng nagdala sa kanya dito. Kamusta siya, Rina? Tanong ng hindi ko kilalang babae. Okay, I'm used to it. Laging may nakakakilala sa akin kahit di ko kilala. He's okay. Ngumisi ako. Napabuntong hininga silang lahat.
Pwede bang pumasok? Tanong ng isa. I'm not sure, pero pwede na. Hindi pa ako natatapos sa sinasabi ko ay dinumog na ang infirmary. Napatingin ako sa pinto ang pinasukan ng mga babae. With ribas. Sometimes he's hot, sometimes he's cold. Pinagtatawanan niya ako at iniinis, pero may kabaitan ding tinatago sa akin. He's also green. Napaisip tuloy ako kung bakit niya naitanong sa nurse yon kanina. Hindi ako masosurpresa kung ginagawa nila iyon ni Zoe. Maybe they're secret lovers. Word. Nanghihina ako pag naiisip ko yon. Si Wade, nasasaktan kasi ayaw ipaalam ni Zoe yung relasyon nila. Bakit naman kaya? Alam niyo kung bakit? Rosin, sorry natagalan ako. Umiling si Rosin at pinagbuksan ako sa likod ng sasakyan niya. Ha? Tumaas ang kilay ko. Di ba dala ni Noah yung sasakyan niya? It's not Noah, Rina. Ngumisi siya. His own evil smile. Kung ganon, sino? Sumulyap ako sa loob para tignan kung sinong nasa front seat. This is Zoe, Rina. Do you know her? Kumaway si Zoe pero nakita ko ang pamumutla niya. Of course. Natuyo ang lalamunan ko dahil sa nalaman ko. Rosin is with Zoe? Really? Kilala ko si Zoe dahil iisa kami ng school nung high school kami. Magkabats kaming dalawa. Transfer siya galing daw sa probinsya kaya naman hindi niya naabutan si Rosin. Kalis na kasi si Rosin nang nag-transfer siya. Saan kayo nagkakilala, Rosin? Tanong ko. Tahimik kasi masyado habang nagda-drive siya. Sa bar. Call niyang sagot. Nakita kong inayos ni Zoe ang buhok niya. Lumunok siya at napaawang ang bibig nang nakatingin sa kalsada. Zoe, hindi mo naman sinabing magkaibigan na pala kayo ni Rosin. Ngumisi ako. Sumulyap si Zoe sa akin. Ngumisi din siya pero maputla pa rin. Oo nga, nahihiya lang ako. Sumulyap si Zoe kay Rosin at napalunok. Yes, I don't freaking care for Rosin. Hindi pa siya kailanman nasaktan ng isang babae at pakiramdam ko. Hinding-hindi siya masasaktan dahil sa sobrang pagka-playboy niya. Iba-iba ang girlfriend nito, buwan-buwan. Okay sana kung tinatawag niyang girlfriend. Kaso hindi. Magmumukhang girl toy ang nagiging kasama niya. Yung iniisip ko ay si Wade. Napagtagpi-tagpi ko na rin sa wakas ang lahat. Tinanong ako ni Wade kanina kung sinong kapatid ang susundo sa akin. Sinagot ko siya at nakita kong nag-iba ang ekspresyon niya. Ayaw ni Zoe na may makaalam sa nangyari sa CR. Siguro ay ganito. May gusto si Wade kay Zoe, pero ayaw ni Zoe kay Wade. Ayaw niya? Paanong ayaw niya? Sabik na sabik siya kung halikan si Wade doon sa CR. Halos magkagutay-gutay yung damit ni Wade doon. Naalala ko naman yung scene sa rooftop. Naaalala ko yung mukha ni Wade pagkatapos siyang awayin ni Zoe. Kumulo ang dugo ko habang tinitignan ang mga sasakyan sa labas. Wade is Zoe's freaking slave. Mahal ni Wade si Zoe pero ayaw ni Zoe kay Wade. Mabait si Wade kaya ayaw niyang guluin si Zoe in public. Hinahayaan niya si Zoe na lumandi sa iba. Alam mo ba, Zoe, na dislocate ang rib ni Wade kanina. Nagsakar kasi siya kanina tapos sinalon niya yung bola. Sumalpok siya sa concrete bench kaya ayon. Let's try her reaction na. Ha? Si Wade Ribas? Maputla niyang sinulyapan si Rosin. Nakita kong nakakunot ang noon ni Rosin at nagmaniho ng seryoso. Para bang di siya nakikinig. Oo, dinala siya sa infirmary kanina. Di ba pareho kayong taga-Alegria? Sinulyapan ulit ni Zoe si Rosin.
Ah, yes. Nagtatrabaho siya sa farm ng daddy ko. Kaya ko siya kilala. Ka-classmate din kami nung high school bago ako lumipat sa Maynila. Nanangkit ang mga mata ko. Kilala mo lang siya kasi nagtatrabaho sa farm tsaka classmate. Hilaw ang ngiti niya nang sinulyapan ako. Oo naman, we're friends. Kawawa nga siya kasi malayo siya sa pamilya niya. Nasa Alegria lang kasi ang mama at papa niya, pati yung bunso niyang kapatid. Alam mo na, buhay probinsya. Humalakhak si Rosin sa sinabi ni Zoe. Probinsyana ka rin naman. Mas lalong namutla si Zoe. Noon yon, hindi na kaya ngayon. Tumawa si Zoe pero naramdaman ko parang ang pagkakailang niya sa sinabi ni Rosin. Rina! Bumuntong hininga si Rosin. You brought that guy to in the infirmary? Yup, he saved me, kuya. Sabi ko. Aha! Hindi na sinundan pa ni Rosin ang tanong niya. Tinitigan ko si Zoe na namumutla pa rin. Baka maubusan ito ng dugo sa sobrang pamumutla. Now, I get the whole frame. She's a social climber. The biggest social climber in the world. Mahirap o commoner si Nawid at nangangarap siyang mapabilang sa mga malalaking kulugong na social climber sa balat ng Maynila. Gusto niyang maging girlfriend ng kapatid kong isa sa pinakamagastos na tao sa mundo. May lakad pa ba kayo ni Rosin? Tanong ko pagkababa ko sa sasakyan. Hindi niya kasi pinasok ang sasakyan sa gate kahit na nakabukas ito. Yup, ikaw na magsabi kay Dashiell. Sumulyap ako kay Zoe na sa ngayon ay tulala. Hindi siya makatingin sa akin. Alright then, surely. Thank you baby. Bye Zoe. Sabi ko kahit na unti-unti na akong naiinis sa babaeng ito. Kaya niyang manakit kay with Ribas para lang sa pagkasosyalira niya. What if? Halos idinay niya nakilala niya si Wade. Samantalang ang isang iyon ay wasak dahil hindi siya pinapansin sa loob ng school. Nagkukunwari silang di magkakilala para lang sa kapritso ng makating iyon. What if? He saved my freaking head from that ball. Ang bait niya kahit masungit siya. Then it struck me. Of course, masungit siya dahil kilala niya ako. Rina Carmila Elizalde. Alam niyang kapatid ko si Rosin. Noon pa man, alam niya nang may something kay Rosin at Zoe. Nasasaktan siya kaya ako ang binabalingan niya. Although, ngayon, nag-i-improve na ang trato niya sa akin. Hindi ko pa rin maiwasan ang mga conclusion ko. I hit her. Hindi talaga matanggal sa isipan ko ang sabik na panghalik at pag-atake niya kay Wade sa CR. I know it is probably green, pero at least, siya seryoso. Damn! Napahinga ako ng malalim pagkatapos kong sabihin ang lahat ng naisip ko kay Corinne. Ang lantod naman pala ng babaitang yon. Grabe! Turn between with Ribas and Rosin Elizalde ang pig. Sino siya? Siniswerte? Ha? That's just crazy, Rina. Di kaya nag-o-overreact ka? Siniko ko agad si Corinne. Nakikita ko kasing pumapasok si Wade sa gate. Makikita mo ang paglingon ng mga babae, pati na rin ng mga lalaki sa kanya. Hindi niya namamalayan ang lingering stress ng mga nakakasugapan niya papasok sa school. He's really a god, next to Noah. Nakakabinging tumili si Corinne kaya siniko ko ulit siya. Aray, ano? Tignan mo. Itinuro ko si Zoe at Rosin na magkasama. Ilang hakbang na lang ay magkakatagpo silang tatlo. Love triangle at its best. Ngumisi si Corinne. No Corinne, Rosin is hardly smitten for goodness sake. Kilala mo ba si Rosin? Of course no. Yung tinutukoy ko ay kayong tatlo. Zoe, Wade and Yo. Nagkasalubong ang kilay ko.
Aminin mo, Rina. You're curious about him. You care for him. You like him. Napaatras ako sa mga bintang ni Corinne. No, Corinne. Nagtaka lang ako kasi nga ayaw niya sa ka. I know that feeling, Rina. I know that too well. Nag-evil smile siya sa akin. Magkakatagpo na sana silang tatlo nang biglang bumagal ang paglalakad ni Wade. Bumagal ito hanggang sa lumiko na siya. Shucks! Tingin ko nakita niya yung dalawa kaya siya lumiko. Tumango-tango si Corinne. Nanliit ang mga mata ko. It's really hard for him. Kawawa naman siya. Naiinis ako kay Zoe. I want to make her life a living hell. Pero hindi ko alam kung paano ko yun gagawin. Pumasok kami sa klase namin kay Mr. D. Maano. Ayan na naman. Ayaw ko na. Kakapasok ko lang, tinitignan ko na ang wristwatch ko. Chinicheck kong malapit na bang mag-time. Umupo agad ako. Ilang sandali pa bago pumasok si Wade. Kasama niya pala si Nawarin at Noah. Umalis agad si Corinne para tignan sila sa labas. Kinuha ko na lang ang papel kong may assignment. Isang yellow pad. I-explain daw ang mga principle at i-relate ito sa isa pang principle at paano iyon makakaapekto sa araw-araw mong pamumuhay. Dumugo ang ilong ko at tinga ko sa sobrang haba ng isinulat ko kagabi. Arena, may assignment ka na? Napatalon ako nang narinig ko ang boses ni Wade sa likuran ko. Tumindig ang balahibo ko. Kinikilabutan na naman. Oo eh, pero hindi ako sigurado. Ipinakita ko sa kanya ang papel ko. Kinuha niya iyon. Agad ko sanang babawiin pero itinaas niya na ito at mabilis na binasa ang mga nakasulat. Sobrang bilis niyang magbasa. Pinagbasdan ko talaga ang takbo ng mga mata niya pababa ng papel ko. Wait, tama na, nakakaya. Sabi ko, ngumisi siya sa gitna ng pagbabasa. That smile, ah. Wait, sinubukan kong abutin iyon. Napahawak tuloy ako sa dibdib niya. Nabigla ako nang naramdaman ang init ng dibdib niya. Oh, napahawak siya sa tiyan niya. Hala, sorry, nakalimutan ko. Sabi ko at nagpanik na. Oo nga pala, may masakit nga pala sa rib niya. Sorry, sabi ko ulit. Ang sakit. Inda niya. Saan? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko at nilagay iyon sa ibabaw ng mismong abs niya. Mainit ito at matigas. Uminit ang pisngi ko. Dito. Ngumisi siya. Binawi ko na parang napapaso ang kamay ko. Tumawa agad siya ng pagkalakas-lakas. Napatingin tuloy ang mga klase namin. Tinalikuran ko siya at tinakpan na lang ang mukha sa kahihiyan. Bakit ang hilig niya talagang inisin ako? Ah! Ouch! Pumalatak siya. Yan, bagay yan sa'yo. Bulong ko. Anong sabi mo? Pabero niyang tanong. Sinong bagay sa akin? What? Ay iwan ko sa'yo. Sabi ko. Humalakhak ulit siya at tumayo. Bigla siyang umupo sa upuan ni Corinne. Why are you here? Balik ka na dun sa likod. Sabi ko. Bakit? Grabe ka naman. Maituturo lang ako sa'yo dito sa assignment. Ha? May mali ba? Tanong ko. Nabigla naman ako sa ipinakita niya sa akin. Konti. Itinuro niya ang maling paragraph ko. Binigyan niya ako ng ideya kung paano ko gagawing tama iyon. Sige na, kahit na bitamina sa mata pag pinapagalitan ka ni Mr. Di Maano, kahit paano ayaw ko pa rin bumagsak ka. Sinapak ko ang braso niya. Nakakainis ka. Sabi ko pero nakangisi. Ngumisi din siya. Sabi ni Corinne sabay kalabit kay Wade. Agad tumayo si Wade nang nakangisi. Nahiya agad ako lalo nang nakita ko ang nanunuyong mga mata ni Corinne.
sinulat ko na lang ang assignment ko. Ayan na naman ang mga titig niya sa akin, kahit nakatalikod ako, ay nararamdaman kong nanonokso. Sumulyap ako kay Wade para kumpirmahin ang titig niya. Nabigla ako nang naabutan ko siyang nakatitig na sa akin ng naka-half smile at nakataas ang ballpen. Nakabalandra na naman ang dimple niya at mukhang kanina niya pa ginugulo ang buhok niya. Nang nakita niya ang pagtitig ko ay nag-iwas agad siya ng tingin. Nanliit ang mga mata ko sa reaction niya. Nagkibit-balikat ako kahit dinig na dinig ko na ang puso ko. Damn, Corin's right. I like him. Kahit nasuplado siya, alam kong totoong tao siya. At nasasaktan ako para sa kanya. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Zoe sa kanya.